angels of worship sa Panginoon. Mahalaga ang salita ng Diyos. Kung wala ang salita ng Diyos, paano marinig mo yung spirit mo? Paano mababago yung spirit mo? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Pinakamahalaga ay makaaral tayo ng salita ng Diyos. Sapagkat sabi niya dito ni Apostol Pablo, ang pinakaaral namin ay ang spiritong Espiritu. At ang Espiritu ay si Kristo. At si Kristo ay Espiritu. At ang Espiritu ay salita ng Diyos. Kaya paano mababago ang ating Espiritu? Paano lumalakas yung Espiritu natin? Paano magiging kaya ang work of Spirit? Hindi naman instant na pag ginagod mo ang Panginoon, boom! Nababago yung Espiritu mo. Kung pwede kang kumalik, kung pwede mababago yun. Pero the more na nagtaal ng salita ng Panginoon, the more na nag-worship ka sa Kanya, magiging bago yung spirit mo. Being more the spirit. Sabi dito, sabi dito na Apostol Pablo, kaya nga kami ay nangaral, hindi sa pamamagitan ng kalulungan ng tao, kundi sa pamamagitan ng Espiritu. Ang ipinapaliwanag namin ay ang mga bagay ng spiritual para sa mga pinanahanan ng Espiritu, sapagkat ang taong pinanahanan ng Espiritu ay umundap ng mga kalugog mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya minsan, kapag wala yung Espiritu ng Diyos, hindi nila maintindihan. At hindi nila minsan natanggap yung kalugog ng Diyos. Kaya sabi kita ng Apostol Pablo, sapagkat ang taong pinanahanan ng Espiritu ay umundap ng mga kalugog mula sa Espiritu ng Diyos. Para sa kanila, kamangmangan, kahangadan ang mga iyon at di nila naunawa sapagkat ang mga bagay ng spiritual ay naunawa lamang sa parang spiritual. So, tayo ay born again. Kaya may mga ilan na, ano ba yung born again? Kasi may nagtanong niya sa amin, born again? Ano yung born again? Related ba yung born again? Yeah, kasi yung born again, yun yung mga binago. Mga samahang binago na bago yung spirit natin. Born in the Spirit. Makikita natin yan sa Romans chapter 8, verse 5, na ang mga namumuhay ay sa laman, ay pinapahalaga nila ang mga bagay ng kalaman. Ngunit ang namumuhay sa Espiritu, ay pinapahalaga nila ang mga bagay ng spiritual. Kaya kapag ka nakita mo na bago yung Espiritu mo, makikita mo sa buhay mo, pinapahalagahan mo ang higit, ang presensya ng pag-uwi sa Panginoon, pinapahalagahan mo ang salita ng Diyos, pinapahalagahan mo ang worship sa Lord, pinapahalagahan mo ang ganitong gawain sapagkat ang Espiritu na sa iyo ay Espiritu ni Kristo. Yun yung Espiritu. Kaya nga sabi nila, hindi nila naiintindihan, sabi nga sa Pablo, kahit doon sa aklat ng Korinto, yung mga ilan hindi nila naiintindihan ang salita ng Diyos. May intindihan lang natin ito sa pagitan ng Espiritu. So yun po, yung revelation dito sa Word ni Lord na binigay sa atin. Sabi ko sa Efeso, hapon ko lang po, sinusunod niyo noon ang masamang takbo ng mundo ito at nakailalik niyo sa prinsipe ng kasamaan. Ang Espiritu ang naghahari sa mga tao ay pasapot sa Diyos. Ang totoo, tayo lahat ay dadalig ng umor ayon sa laman at sinusunod sa masamang hilig ng katawan at sa isip. At sa ating likas na kalagayan, bilang tayo sa kinatutukan ng Diyos. Pero tayo ngayon, ay anak na ng Diyos. Amen. Nalulugod ang Diyos natin. Amen. Kasi bago yung spiritual natin. Yun yung dapat na mabuhay tayo spiritual. At anong kailangan ng Espiritu? Yung salita ng Diyos. Yung ganitong gawain. Pagsabas ng gawain. Amen po ba mga kapatid? Amen. So, isang magandang tinuturo ng salita ng Diyos para po sa atin. Hindi lang tayo mag-worship. Worship is napaka-buhay na kasasalamat natin sa Panginoon. At meron din tayong personal na pag-aaral sa salita ng Diyos. Hindi lang yung nandunin natin kay Pastor, hindi meron tayong personal na pakikipag-usap sa Panginoon sa magitan ng salita ng Diyos. Siya rin sa tinuro sa amin na kailangan napaka-halaga ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hearing, sabi ng Romans 10:17, ang barang patay ay ilan ang pakikinig.
Praise God. Ngayon po ay open in prayer that I be not like to pray. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you for your word, Lord. Salamat sa umaga ng Panginoon. Sa kahit sa maikling mga salita na inyong pong iyo sa amin ay malaking impact sa puso namin, Panginoon. Na kami ay hinabi niyo ni Spirit God, Panginoon. At ngayon ay nauuhaw kami sa iyong salita. Nauuhaw kami sa iyong presensya, Panginoon. Lalo kami may hindi po ngayon po sa iyo. Pagkat ito ang nagbigay ng buhay, buhay na nagninihingi, Panginoon, ang iyong liwanag, Panginoon, ang siyang aming buhay. Salamat sa Banal na Espiritu na hindi pong pinagalok sa amin upang maunawaan namin yung lahat ng bagay na kaloob mo para sa amin, Panginoon Diyos. Sabagat napakaganda ng planet mo sa bawat sa amin, Panginoon. Hindi kahirapan, hindi karamdaman, hindi kapahamakan, hindi buhay na ganap at kasayasiyang buhay ang pinagalok niyo sa amin. Lord, salamat sa iyong mga salita. May mauhaw kami sa iyong salita. Mauhaw kami sa iyong presensya, Panginoon. Thank you, Lord. Salamat, Lord, sa inyo pong ginagamit sa lugar ng ito, Panginoon. Salamat sa mga worship din, Panginoon. Salamat, Lord, sa point ng bawat isa sa iyo pong patuloy na pagpapala sa bawat sa Lord God. Salamat sa puspusan ng Espiritu. Uhin ko yung aming Diyos. Salamat po, Panginoon. Ito ang aming kasalamat bilang sa mga alam ng aming Panginoon. Amen. Amen. Maraming salamat, Brother Jonathan. Di ba sa isang pamilya, pag meron good news, gusto natin i-share yun. Yan yung nangyayari sa bawat isa sa atin. Because dito sa Cheongsan, we don't just claim na isang family tayo dito sa Cheongsan. But even in this group, we know that we find our family here. So, awitin po natin itong awit na to. Thank you.
opportunity na kami makapag-relate ng pag-ibig. Yes. At this moment, Lord Jesus, true enough that you are gracious. Your grace is sufficient for all of us. It never runs out, Lord. It never runs out. Hallelujah, Lord. We just want to desire in our heart to declare your greatness, your faithfulness. Lord Jesus, meet us at this point of our worship. Church, let's sing of the greatness of the Lord. He is worthy of all of our praises. Yes, He is. Yes, He is. Worthy of praise.
because we can always count on your greatness. Hayaan mo, Ama, na bawat isa sa amin ay makita ka na isang dakilang Diyos, makilala ka at maranasan ka sa iyong katakilahan, Panginoon. Alam namin, Panginoon, na mas higit na malaki ka sa mga suliranin kaysa mga kabigatan. Mas malaki ka kaysa inaakala namin dahil yan sa sinabi mo, you are the beginning and the end. Hayaan mo, Ama, na bawat isa sa amin ay mamahinga sa iyong presensya at lagi namin iniisip ang iyong dakila. Ang aming Diyos, ang aming Ama ay dakila, mapapangyarihan sa lahat. Hayaan mo, Lord, na bawat isa ay mag-meditate sa katotohanan ng aming inanda. Hindi lang namin inanda ito, pero nais namin maranasan at makita ang katotohanan at ito ang aming laging lalakaran. We thank you, Father God, because when we think of your greatness, there is hope, there is victory, and there is peace. Ano pa ba ang hahanapin natin kung nasa amin, Panginoon? Hayaan mo, Panginoon, ang bawat isa sa amin dito may problema magwala. Magpahinga kami sa iyong presensya, Panginoon. And then we will meet you. In your presence, there is peace. In your presence, there is joy. In your presence, there is rest. And there is hope. Ya, tulungan mo kami na aming mga spiritual eyes will always see you as our Abba Father, not just a Savior, but not just Lord, but our Abba Father who takes good care of us. You said in your word, cast all your cares upon me. All your cares, not few. Cast all your cares upon me. Ilalap namin lahat sa iyo, Panginoon, because you care so much for us. Let everyone be comforted in your word. Let everyone be comforted because of the truth that we have just spoken. We have declared it from our mouth and from our heart. Alam namin, Panginoon, na natutuwa ka sa mga bawat isang pusong tunay na sumamba ngayong umaga, because you deserve all these praises and glory. Panginoon, patuloy mo kami kausapin. We want to guide on your word. We want to receive your word. We pray that the Holy Spirit will be at work inside us to help us understand, Lord, and to help us acknowledge your word. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. Tayo po'y makapag pag-uusapan o ang topic natin ngayong umaga ay continuation ng ating pinag-aralan last week na sabi doon ay live a life worthy of the calling of live a life worthy pleasing unto the Lord. Sa araw-araw natin pamumuhay ay we were admonished, encouraged by the Apostle Paul to live a holy life unto the Lord. Hindi tayo nabubuhay ng isang buhay na banal para makita tayo ang ating katabi o kaya yung kapitbahay natin o sino yung workmate natin. But we are, although nung makikita nila yun, they will eventually see that those good deeds that we are doing. But Apostle Paul wants to encourage us that we are doing that for the glory of God. At kapag nakita ng tatabi mo, they will be also led to glorify God. Kasi sabi na, bakit itong tao may changes na sa buhay niya? Dati hindi ko nakikita. That's the moment na when we live in the Spirit, there is change. There's a radical change sa mangyayari sa buhay natin. Diba, sinabi ko lang sa inyo na hindi ko naintindihan ng mga kasi nung nahiwalay ako sa mga
solid life mo dito, natural na buhay mo, pagkatao mo, ay pag nakilala mo pala ang Panginoon, magkakaroon ng pagbabago. Yun yung sinasabi, born in the Spirit. At ayaw ko na bumalik dito. Ayaw ko na. Yung operation na dito, hatred, inggit, lahat-lahat, grabe, gante. Pero pag pinago ka na ng Panginoon pala, gusto mo nang magpatawad, gusto mo nang mabuhay na maayos, yun ang gusto mong gawin. Why? Pinag-aralan mo ba yun sa university or sa elementary or whatever? No. Dahil tinanggap mo yung pagmamahal ng Panginoon sa'yo at naniwala ka sa ginawa niya sa'yo sa pamamagitan ni Kristo, yun nagbago ang buhay mo. You are born in the Spirit. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you. So, we now understand how to live in the Spirit. That is by faith. Not by feelings, not by sight, but by faith in everything that the Lord has done. I want to share to you, for the sake of those who were not here last Sunday, doon sa Colossians chapter 1, verse 10, sabi niya, na this is Apostle Paul saying, and we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way. Sa lahat ng bagay ay malugod natin siya. Whether with sa ating speech, sa ating action, sa ating pag-uugali, lahat ginagawa natin ito para malugod ng Panginoon. At this is a natural thing. If you are born in the Spirit, this is a natural thing na lalabas sa buhay mo noon. Hindi ka marunong magpatawad. Pero ngayon masama na ang loob mo kung hindi mo napatawad yung tao, iba na. See? Parang mabigat na. Noon nadamot ka. Pero ngayon, pag wala kang maibigay o kung wala kang magawa na makatulog sa tao, masama, mabigat yung loob mo. Kaya minsan umaabot tayo sa isang subo na lang, last na subo na lang, kaya mo na, ibigay mo pa. Parang gano'n. Diba? At kapag ibinigay mo, iba balik sa'yo. Tunay na tagalakan. At hindi kawalan, hindi mo nararamdaman yung sayang yun ah. Hindi. Kundi, ay, salamat Lord na sa pamagitan ng tulong ko ay napagawa ako ng simpleng bagay, pero totoo sa puso kong nagawa ko yun. And the Lord says, okay, kaya sabi niya doon na, you are bearing fruit in every good work. Yung good work, how do we bear good fruit? How do we bear fruit? In every good work, doon tayo namumunga. Kaya huwag natin sayangin. Ibig sabihin, kapag tayo nabubuhay sa Espiritu, hindi na tayo mabubuhay sa dating ugali na makasarili ka. Ngayon, mapagbigay ka na. Amen. You are looking at the welfare of others, not just for yourself. See, yung welfare ng iba, yung ikapakuha. Ano'y pakabuti ng kapuha mo? Yun ang nais mong gawin. Yun ang kinalulugdan mong gawin. See? So that is bearing good fruit. Okay? Doing good works sa atin doon. At isa pa, dito naman sa aklat ni Timoteo, sinabi ng Apostle Paul, si Timoteo yung pastor siya, parang mentor niya si Apostle Paul, mentor niya si Timothy. At sinabi niya doon sa sulat niya, Timothy, sabi niya, sabihan mo yung mga mayayaman, command those who are rich in this present world. They are rich, siguro material. Material ang tinutukoy dito, rich in money, rich in material things, mga ari-arian. Sabi niya, not to be arrogant. You see? Command those who are rich in this present world not to be arrogant, nor to put their hope in wealth. Magkano ka ba? Diba? Kung halimbawa, yung mga nakikita ko, yung mga nahubuli minsan sa CCTV, doon sa TV, minsan, mayaman sila kung ano yung nasa dasarin dyan, wala nang
they are so arrogant, not to, sabi niya, sabihan mo sila na huwag nilang ilagay ang kanilang pag-asa doon sa kanilang kayamanan. Sabi niya, bakit ang kayamanan? Kasi ang kayamanan, hindi yun ang nagsisig sa atin. Hindi nakakaligtas sa atin. Kaya minsan pag nagurod ka ng kidney failure, sabi nila, sakit ng mayaman. Kasi inuubos yung pera mo. Yun ang sinasabi na doon nila sa pangkaraniwang ano. Pero ito yung mga grabe sakit, sakit ng mayaman. Kasi parang hindi ma-afford ang undaro meron, parang hindi dapat magkakasakit yung mahirap kasi hindi nakakayaan yung bayaran yung expenses sa medication sa hospital. Hospitalization, you see? But you know, alam natin na maski gaano marami ang pera, hindi niya magawang ibigay, hindi niya pwedeng bilhin ang everlasting life. Hindi niya pwedeng bayaran ang salvation. Only the Lord Jesus Christ's blood, only the faith in the Lord Jesus Christ's blood is for free. Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo. Kaya nabibigyan natin ang sutong na anak para tayo ay iligtas sa bagay hindi namin kaya. Sisi? At sabi niya, huwag maging arugan. Dapat, sabi niya, ilagay yung pag-asa nila sa mga, huwag din ang ilagay yung pag-asa nila sa kanyang kanilang kayamanan, yung mga bagay na walang katiyakan, but to put their hope in God, who richly provides us with everything. Sabihin nga natin, who provides us with everything. Who provides us with everything. Kung everything, walang iniwan. Sabihin natin, walang iniwan. You see? Sabihin nga, command those who are rich in this present world not to be arrogant nor to put their hope in wealth, which is so uncertain, but to put their hope in God, who richly provides us with everything for our enjoyment. Grabe. Pag magtiwala kami sa Panginoon, ibibigay ng Panginoon all the desires of our hearts. Amen. If these desires are in accordance with His will, ibibigay niya lahat. Kaya, napakabuti nito. Command them to do good. See? Doing good again. Command them to do good. To be rich in good deeds. See? We need to be rich in good deeds. Not with material things. I'm not against wealth. I'm not against mag-impok sa ng pera sa bangko. I am not against taking the opportunity and every time we have the privilege or the opportunity to gain wealth. That's good. But do not put your hope in that wealth na parang yun na lang ang nagbibigay sa'yo ng pag-asa ng buhay. No! Hope and wealth, yung wealth natin dito sa mundo ay they will come to an end no matter what. But our God is an everlasting God. God is our source. You see, I have proven God in so many ways na gusto ko yung maranasan ng bawat isa sa atin. Alam mo yung walang-wala ka tapos meron pa. Grabe ang Panginoon. Kapag nagtiwala ka sa Kanya, grabe, gagawin niya sa mga lahat na nagtitiwala sa Kanya. Sabi niya, command them to do good, to be rich in good deeds. Rich tayo in good deeds. Magpakayaman tayo sa mabubuting gawa. Sabi mo nga sa katabi mo, magpakayaman tayo sa mabubuting gawa. Amen. Kasi mabuting gawa mo, may balik sa'yo. Magpakayaman. You will be rewarded by God. See? Kasi hindi ikaw ang umaani dito ng palakpak o kaya ilang mga praise sa mga taong umiyaman ito. Uy, ang galing mo. Walang wala pa na. Pinumayaman dapat sa mabubuting gawa. At sabi na, pagbilis niya ni Lord, sabi niya, huwag na nalangin ka, tugon agad. Kasi,
nakuha ng anak mo, papaluin mo ba? Bibigyan mo siya ng reward, mas hindi siya humihingi. May reward siya. Nagugulat na lang, I have a reward. Yes, because you are doing good. You see? Ganun din ang ating ama. How much more sa ating ama? Gagawin niya yun. Kapag nalugod ang Diyos, umanda ka. May tsunami ng pagpapala. Kaya pala sinabi ni Apostle Paul kay Timothy, Timothy, huwag kang mamagalima sa mga bagay. Tumingin ka sa Panginoon. Be rich. Sabi niya sa doing good things, sabihin mo sa mga mayayaman na huwag sila arrogante. Pangaralan mo sila. You see, nakita ng Panginoon yun. At sabi niya, to be rich in good deeds and to be generous and willing to share. You see? To be rich in good deeds and be willing to share. God is our model of generosity. Even His life, binigay niya, wala na. Lahat yung pinakamahalaga sa kanya, binigay niya sa atin. Wala tayong binalik sa kanya, tiwala lang, nanampala tayo ng tayo. And we are going to enjoy eternal life with Him someday. Amen! And we have a hope, we have a living hope sa ginawa ng Panginoon sa atin. In this way, they will lay up treasures for themselves as a firm foundation for the coming age. See, kapag gumagawa pala tayo ng mabuti, nag-iimbak din tayo ng mga kayamanan sa kalangitan. Hindi yan nawawala sa atin, nag-iimbak din tayo ng mga kayamanan in the heavenly realms. Hindi mawawala ang good deeds natin. They are all recorded sa Panginoon. Maliban sa natuwa ang Panginoon, maliban sa naging blessing ka, naging generous ka sa iba, maliban sa naging awa dahil nag-share ka, nakarecord dyan every single deed of kindness. Nakarecord dyan. And that those are considered treasures sa Panginoon. At sabi niya, they are laying up treasure for themselves as a firm foundation, matibay na pundasyon for the coming age so that they may take hold of the life that is truly life. Pag alam natin na meron tayong bagay na inipon o kaya meron tayong bagay na ginawa para sa Panginoon, huwag tayo basta-basta matinag, hindi tayo basta-basta mahulog sa ating pananampalataya, lalong-lalo na sa buhay na nakamtan natin sa pamamagitan ni Kristo. Hindi mawawala yun. Baka nakalimutan mo na, baka pagdating natin sa langit, sabi na, lalagay mo na muna ako. Pag-iro, hindi atin yan, ha? May drama kami noon. May drama yung mga youth. Yung kurungan niya, kasi kawawa siya, kinakawawa siya. Siya ang tigalin sa church, sa namang gamit, taga tako ng basura. Bye-bye! Brother Jimmy, alis na sila lahat. Alis na sila lahat. Bye! Sabi nila. Tapos, yung mga makalat nila, siya pa ang nagtubukuha. But when you know, when Jimmy went to heaven, parang may nalulang, parang dinama lang namin. Tapos, nagbibigyan na lang sa putuhan na ng corona, sabi niya, Panginoon, hindi atin yan, may director yan ng youth. Hindi atin yan, Panginoon. Sabi niya, para sa ito, Jimmy. Hindi, Panginoon, akin yung kunti lang doon, no? Yung kunti lang ang bago doon, yung pinakalas, sabi gano'n. Hindi, sabi ng Panginoon, sa drama. Kasi ikaw yung ganito, ganito, ganito. Yung pala si director, ang sa kanya pala, yung maliit, kasi yung bato-bato sa crown ni Jimmy, yung sa crown niya, ang daming precious stones, ang ganda-ganda. Alam nyo, gano'n ang Panginoon pag nag-reward, hindi yung position mo, kundi yung klase na puso mo. Kaya in-encourage ni Apostle Paul Timothy, do not be, sabi niya, sabi gano'n, do your best to present yourself to God as one approved, a workman who does not need to be ashamed and who correctly divides the word of truth. See? Sabi niya, huwag kang mahiya na ikaw ay bata. Sabi niya, ipakita mo na ikaw yung kinalulugdan ng Panginoon. Pag ina-approve ng Panginoon, hindi natin kukunin yung approval ng mundo ito. Uy, ang galing ni ganito mo.
been born again. Tayo pala yung hindi tinatawag na born again. I want you to know born again is not a religion, but it is a true experience with the Lord. Being born again is a Christian experience. Binago ka ng Panginoon. Yung sinabi ni Brother Jonathan kanina, binago ka ng Panginoon dahil nanampalataya ka sa Kanya. At yung pagkadating pa, yung arrogante ka dati, iba ang focus ng utak mo. Ang focus ng utak mo, sarili mo, ikaw lang, wala sa iba, wala sa Kanya. Iniba na ng Panginoon. Binago ka niya inside out at nakikita na sa labas yung pagbabago na ginawa ng Panginoon sa iyo. Kaya sabi niya na watch them before warn them, sabi niya. Keep reminding them to these things. Warn them before God against quarreling about words. It is of no value and only ruins those who listen. Yung quarreling or argument, huwag kayong magkisali doon. Mas kinapatwiran nyo. Huwag nyo lang ipagsiksikan pag sinabi yung totoo at hindi nila in-accept. Basta nasabi nyo, tayo kanyo lang yung katotohanan. Panalo kayo sa Panginoon. That is approved by God. Walang saysayo. Ipapitinitan mo yung sarili mo, yung pakiran mo para lang maknowledge na ikaw ay totoo. Pero sa harap lang ng tao. But doing good deeds is that just stick to the truth. Sinabi mo na yung pakiran mo, yung tumayo ka sa katotohanan at hindi ma-accept, hayaan mo. Basta nasabi mo totoo, huwag kang makiayon sa mga bagay na pag-parling, yung sumba, yung tao dito, yung away. Wala tayong gagawin sa away. But we remain quiet because we want to be approved by God. Hindi ka man palapakan ng mundo, papalapakan ka ng Panginoon. Yun ang sinabi ni Apostle Paul doon kay Timothy. Kaya we are admonished to keep doing good deeds so that our Father will be glorified in heaven. Let your light so shine before men that they may see your good deeds and glorify your Father who is in heaven. And only those who are truly born in the Spirit can continue to be can continue to be alive in this darkened world. Amen? So sabi mo sa katabi mo, keep shining for the glory. Sa iyong trabaho, this is the place to shine, not only in your work and not only in your home, but through the in the darkness, kailangan natin ang ilaw. Okay? Shine for Jesus. Okay, do your work and be approved by God is our aim, is our goal. May the Lord bless us. Panginoon, salamat sa iyong salita. Kaming pasalamatan, tinataas ka namin, Panginoon. So, umaga ito, hayaan mo, Panginoon, na encourage kami sa admonition ni Apostle Paul kay Timothy na sinabi niya, we need to put our trust in God, not on the wealth, not on the material things of Lord, but we need to prioritize, or we need to focus our eyes on you. You are our living hope. At thus, tulungan mo kami na ang aming minitikin ay yung approval mo. Yun ang goal namin, Panginoon. Sometimes people don't understand us, but it's okay as long as we stood on the true foundation, the truth of God. And help us, Lord God, to live a righteous life so that God will be glorified in our life. And we thank you for the living hope. Our hope is in the Lord. Lord, we pray that this truth will be inculcated in our minds and it will stay in our hearts so that we'll be able to live by it and give glory to you as long as we live. This we ask in Jesus' mighty name. Amen. The Lord bless us. Thank you, Pastor, for the message. Let's continue doing good. Kahit na ano yung pressure, kahit na ano yung kapupudyot, huwag na matitent na pumasok sa isang argument. Kasi narinig naman natin, hindi tayo matatapos sa pakikipag-aaral.
say your piece of truth, and bahala na si Lord na mag-expose and mag-reveal. Bibigyan niya tayo. So, let's stand up. Mayroon po tayo i-seal natin yung service na po sa very short prayer. Father God, we thank you for this opportunity na kami na naman ay nakapagbigay ng papuri at pagsala sa iyo. Salamat sa mga salita mo na pinagkaloob mo sa amin. Lagi mo po sana kami tutuwid sa mga gagawin natin. Alam namin na tatawid mo na naman kami sa susunod na linggo, Lord, na leading sa lahat ng mga ginoo. Maraming salamat sa lahat ng pagpapala at patuloy mo kaming gabayan sa lahat ng mga aming gagawin. Bless mo po ang bawat pinagayat ng Chongsan, yung bayat na mga mag-encounter namin, customers man yan, mga boss, mga kasama sa trabaho, ikaw po sana lagi ang makita nila sa aming mga buhay, Lord. Tame our mouths and our actions po, Lord Jesus, sana maging according lang sa din mo at ikaw ang makita nila sa amin. Maraming salamat. This is us in Jesus' name. Amen. Ang gawin na natin itong ating final song. Siyempre,